Kapag passion mo talaga ang isang bagay at talagang pangarap mo ito, tulad ng isang negosyo, kahit subukin man ang panahon at pagkakataon, hinding-hindi ito magiging dahilan para bitawan at isuko ng ganun-ganun na lamang. Proven and tested yan ng ilang maliliit na mga negosyante. Pero dahil sa kanilang diskarte at determinasyon, madapaman, tatayo ulit. Sila ngayon ay unti-unting nakikilala. Ang mga tips para maging relevant at in-demand, malalaman natin yan sa mga negosyong ipinaglaban. Ang negosyo, parang sugal yan. Sometimes you win, sometimes you lose. Ang importante, pinaglalaban mo yan araw-araw. You just have to be consistent at malay mo, sa huli, panalo ka dyan. Lip serum, brown balm, BB stick, for men, talaga ba? Hindi kayo namamalik mata, totoo po at trending ngayon online ang mga astig at mga macho. Abay, nagme-makeup na rin? Hindi na lang girls ang may K magpaganda dahil pati mga boys into hashtag self-love na rin daw. G na G silang ilabas ang best version of themselves. Pero teka lang ha, sino ba ang pasimuno ng bagong trend na ito? Siya si Norman na taga Fairview, Quezon City. Ang newbie negosyante na promotor ng pinag-uusapang makeup for men. Makeup for men, philosophy namin kasi is no makeup, makeup look. Alam mo yung parang wala ka lang nilagay. Kasi napansin ko, yung mga makeup for women, ha, di ba? Pag nilagay mo, putok na putok ang kulay. Red na red, pink na pink. Kaya lang yung makeup line po natin, pag nilagay mo, parang pampafresh lang. Itong BB stick kasi, di ba, pag kita sa'yo, nakikita ka agad yung mukha. And marami tayong insecurity sa mukha, like pimple, pores. Ito, para siyang powder stick, para hindi mukhang oily. Alam nyo itong brow balm natin? Kung sa babae, kilay is life. Sa mga lalaki, kilay is more life, di ba? The first in the market na ginaganon mo lang. Kasi sa mga lalaki, the more na makapal and defined yung brows mo, mas masculine tignan. And then lastly, itong lip serum natin, ito yung lip serum natin. Nung nag-try ako ng maraming lip serum sa market, medyo putok na putok yung kulay. Ito, very natural na pinkish lang. At the same time, therapy na kasi dito sa bansa natin, mainit, nagka-crack, and then dry. Ito, nakaka-heal talaga ito ng Shoplift. So, this is actually one of our best sellers in all of the online shopping platforms. Ito talaga. At ito talaga ang bumubuhay ngayon sa NV. Pero alam nyo ba na matindi ang pagsubok na hinarap ni Norman noong kasagsagan ng pandemya? Ang breadwinner na binata, natanggal sa kumpanyang pinagtatrabahuan. Nung nawalan ako ng trabaho, napakataas ng stress and anxiety level ko. Take care of my mom who's 75 years old. I have a brother who is not mentally well also. And of course, marami rin kasi umaasa sa akin. Noong panahon na yon, mas pinili ni Norman na mapag-isa at mag-isip ng paraan paano muling babangon para sa pamilyang umaasa lahat sa kanya. Saksi ang kanyang kapatid na si Paul sa dagok na ito sa buhay. Hindi na siya lumalabas, hindi na siya nagsasalita, lagi siyang nakakulong sa kwarto. So, minsan kung kakatok kami, na may kailangan kami, nahihiya kaming sabihin. So pag minsan, tatanungin namin siya kung, Kuya, kailan ba namin mababayaran to? Kasi malapit ng due. Usually, ang lagi niyang sinasabi sa amin is, huwag niyo muna akong kausapin kasi marami pa akong iniisip. Kahit ang kaibigan na si Abby na awa sa kanyang sinapit, pero alam ni Abby, born fighter talaga itong si Norman. Nung nawalan siya ng trabaho noon, nakakaawa din naman talaga. Pero nakita ko na kahit ano palang challenges na ibigay sa kanya, kayang-kaya niya. True enough naman, dahil sa gitna ng pag-wawalling ni Norman at pag-emote, dito niya naisip ang negosyong ilalaban niya sa merkado gamit ang kapiranggot na puhunan mula sa kanyang pagkakatanggal.
Nung tumingin ako sa salamin, like of course, araw-araw tumitingin tayo sa salamin for validation. Nakita ko sa mukha ko na, well, tumatanda na tayo, may wrinkles na, di na buo yung mga kilay natin, numinipis na siya, nagda-dry na yung skin natin. Of course, nagkaka-wrinkle tayo. So sabi ko, sa lalaki ako, gumagamit naman ako ng makeup, is something that is close to my heart. And sabi ko, itutuloy ko na to. Sa gitna ng problema at lungkot, dapat daw pogi pa rin at looking good. Dahil good vibes daw ang hatid pag maaliwalas ang muka. Pero tulad ng ibang negosyante, dumating din sa puntong gusto niya nang ihinto ang small business na ito dahil matuma lang bentahan. Pero motivation niya ang kanyang pamilya, kaya inilaban niya ito at success! Alam niyo ma'am, yung 3 or 5 good reviews a day, now, ang ganda ng product niyo, thank you for coming up with this product, that fuels me. Sumikat na nga ang Envy Makeup for Men online. Pinag-usapan at naintriga ang mga male customers. And the rest is history. Envy kasi of course French for desire, pero Envy actually is my name, Norman Velasco. So, di ba nauso naman na ipapangalan ang product sa pangalan mo. So, walang nakakaalam noon, ngayon alam niyo na. Malaking tulong po yung naibigay ng Envy sa amin. Nagbago po talaga yung buhay namin dahil sa business na yun. Naibigay niya sa amin yung mga pangangailangan namin na dati-dati, pinaplano pa lang, iniisip pa lang. Pero ngayon, wala nang kabang binibigay sa amin yun dahil sa tulong ng kuya na inilaban niya na business na to. Bukod sa kanyang pag-angat sa buhay, ang 3-in-1 set na makeup for men na ito ang naging daan para siya'y makatulong sa mas nakakaraming kabataan na gustong kumita. Hindi ka lang pala nagninegosyo. May purpose pala, and that is to help lives as well. Kasi hindi mo lang tinutulungan yung sarili mo, tumutulong ka pa. And parang sabi ko, ito na pala yung purpose ng brand. Si Dennis at Arnold grateful na sila'y natulungan ni Norman. Si Sir Norman, bilang owner ng Envy, masasabi ko lang, sobra siyang hands-on. Nararamdaman mo talaga yung malasakit niya. Makikita mo talaga yung pagmamahal niya at pagmamalasakit niya doon. Kaya nagkapasalamat talaga ako kay Sir Norman. Sa Envy kasi, hindi ka lang naglalagay ng makeup. You're putting glow into your face. Kaya naman binabalik-balikan talaga ang Envy products. Si Norman, si Envy my man, talagang nakikita ko madodominate nila yung not just here in the Philippines but more so international market. Ngayon, ipinangako ni Norman sa sarili, ilalaban niya till the end ang negosyong inaasahan na rin ng maraming tao. Not only to look good, but also to have a good life. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Isang resto rin sa Quezon City ang negosyong ipinaglaban naman ng mga may-ari din ito. Buong pag-aakala ng pamilya Yalong na ang pandemya ang mitsa na ng katapusan ng mga pangarap at pamumuhunan nila para sa kanilang anak. Tulad ng napakaraming iba pang mga negosyo na bumulusok noong nag-lockdown ang mga tao. But guess what? Today, ang Mions, ayan na, isa sa pinakapopular sa marami at napakaraming mga celebrities at artista nagpupunta sa kanilang restaurant. Ano ang kanilang sikreto at sila ay naka-rebound pagkatapos ng pandemya? Panoorin ang sikreto nila! Ambiance pa lang busog na ang mga mata ng mga food explorers. Dito yan sa Mayons. Paborito itong hangout ng personalities, mapa-showbiz man o politika. International cuisine ang alok sa mga customer. From Italian to French to Spanish, and of course, Filipino dishes. Lahat patok sa panlasang Pinoy. Perfect place din ito para sa events. 6 years old pa lang daw si Ivan ay hilig na niya ang pagluluto. So ano yung mga eksena ninyo sa kusina dati? Pag nagluluto po si mami ko, sa lola ko, hinahayaan po nila akong
mag-prepare po ng mga kailangan na ingredients. Bata pa lang parang sinasabi ko sarili ko, parang ito yung gusto kong gawin eh. Hanggang sa lumaki at nagkaisip ang simpleng hobby na uwi sa full-time career kahit tinutulan ito noon ng kanyang mga magulang. Gusto po talaga ng dad ko mag-doktor ako. So, ayun po, sabi ko na lang, dad, baka pwedeng food tech na lang. Pwede naman po ako mag-NMAT after. So, kukuha na lang ako ng NMAT exam. Tapos, pag-iisipan ko kung magdo-doktor talaga ako. Yung pagka-graduate ko po, sabi ko sa dad ko, pa, baka mag-aral ulit ako, culinary naman. Nagtingin na kami mag-asawa. Kumbaga, sabi ko sa sarili, ano ito? Magiging kusinero. Pero desidido si Ivan sa kanyang passion. Pagka-graduate ng food tech sa kolehiyo, pinasok niya agad ang catering service. Bakit ninenervyos ka pa sa totoong restaurant? Yes po, kasi kaka-graduate ko lang din po sa culinary. Kailangan ko rin malaman yung mga methods, procedure, paano patakbuhin yung kusina. So sabi ko po sa dad ko, magki-catering po muna ako. Actually, sa garahe pa po namin niluto yun eh, yung unang catering ko po. Sa garahe namin, tapos kasama ko po yung yaya namin. Kayong dalawa lang? Tapos may on-call po akong dalawang waiter. Sa hilig sa pagkain at pagluluto rin niya, nakilala ang love of his life, si Hani, ang kanyang misis. O saan naman kayo nagkakilala? Same college po, sa UST po. Ah, okay. Pero ano, nagluluto ka rin? O iba naman ang linya mo? Nakakatawa po kasi siya po talaga nagluluto kahit sa house. So is it true that the way to a woman's heart is through her stomach? Definitely true. Also? Yes. Pero funny din siya, ganon? Opo, joker din talaga siya. Ah, joker din. Sinwerte naman sila sa isa't isa dahil nag-boom agad ang kanilang catering. After 2 years po nang habang nagki-catering ako, medyo sanay na ako. Yun po, sinabi ko sa dad ko pa, maggawa tayo ng restaurant. Sige, may bakante tayong lupa. Pagpatayo natin ng restaurant. Bakit Millions? Di ba may lugar sa France, yung Lyon, France. Ah. So we sounded like French na lang dito po kasi nasa Mayon Avenue kami. So Millions. Okay ha? Opo. Parang French ng Mayon. Opo. Doing good na sana ang kanilang negosyo pero eto na. Biglang tumama ang pandemya na nakaapekto sa ating lahat noong 2020. Kasama ang Mayon sa mga negosyong nagsara noong lockdown. Kailan mo talagang naramdaman na, nako, malaking problema na ito? Yun po, yung unti-unti na pong nag-cancel na po yung mga nagpa-reserve sa amin ng mga weddings, birthdays, tapos yung mga product, yung mga raw mats namin, nandyan na po lahat. Actually, yung date nila, supposedly, may kukuha dapat pero wala na. Expired na po lahat. Yung mahirap po ron yung full payment na yun po, nagagalit pa sa amin. Sabi sa amin, paano itong ano namin? Oo, dahil bigla silang nag-cancel. Yun po, binalik na po namin lahat. Gusto nang sumuko rin ng mag-asawa noon, pero naisip nila ang mga empleyado na magugutom dahil sa pag-stop operations ng kanilang resto. Kaya imbis na mawala ng pag-asa at sumuko, naghanap ang mag-asawa ng pantawid negosyong tutulong sa kanila. Believe it or not, pandesal po ang sumalba ng kanilang kabuhayan. At ano naman ang kwento nitong pandesal na ito? Opo. Itong mahiwagang pandesal, anong meron dyan? Actually, ginagawa ko lang siya sa bahay, tapos pinapatikim ko lang sa mga kapatid ko. Sinibibake din po ako. Sabi niya, ay masarap, try mo ibenta. Tapos di ko naman po tinubuan ng malaki. Yung wife ko, si Hani po, siya na po yung nagbenta online. Online? Yes po, opo. Tapos, okay, ang online talaga, ang daming sinalbang buhay. Yes, oh. Opo, opo. Ano ba talaga ang meron dito sa pandesal na ito? Una, hindi siya mukhang pandesal, ha? Hindi ba? Parang, pero texture siya ng pandesal at malambot nga siya at ube na may cheese sa loob. Oo nga naman. Ito si Mio, sabi niya, Bex, padala kita ng ano dyan, ha? Ube pandesal, ha? Kainin mo. Tapos ikaw, sabi ko, magkano? Sabi niya, wag na, ano mo lang, promote. Ganoon naman lang labanan dati. Yun, yung masarap talaga. So, nung kumain ako, gumagawa ako ng mga video.
Salamat sa pandesal at biruin nyo, hanggang ngayon, patok pa rin ito ang karanasan ni na Ivan at Hani noong pandemic ang nagbigay sa kanila ng mga mahalagang leksyon tungkol sa buhay pagninegosyo. Para sa akin po kasi kami yung ugali po namin. Nagtitake kami lagi ng risk kasi hindi naman lahat yan magiging okay. So nagkataon lang itong Mion's Cuisine po, nag-boom po. So isa siya sa risk na ginawa namin. At dahil sa mayroon ng bakuna, ayan, ang mga tao ay unti-unti nang nagbalikan sa labas ng kanilang mga bahay at bumabalik na sa mga restaurant. Kaya mula sa mga bumalik na maliliit o intimate na mga dinners at na mga events, ay palaki na ng palaki ulit ang mga nagdadatingan at nagpapabook sa ngayon ang mas malaki ng Mion's. Ang nilaban nilang business, wagi ngayon at malaking pakinabang sa kanilang mga tauhan. Hindi lang food business ang nagkaroon ng breakthrough dahil isang negosyo rin ang bentang-benta sa publiko noon. Ang serbisyo ng Pinoy sa paglilinis, lalo na noong panahon ng maraming nagkakasakit. Sino ba naman kasi ang gusto ng maruming bahay, hindi ba? 2019, sinimula ni Dazzle ang kanyang negosyong cleaning services. Nakita niya raw kasi ang pagka-in-demand ng ganitong serbisyo. The real estate is booming actually, and there was a noticeably increased demand of reputable cleaning companies and skilled cleaning ladies. Me as a real estate broker by profession, I saw this opportunity. Ang inspirasyon niya sa kanyang pinasok na business, walang iba kundi ang kanyang kapatid na isang pipe at bingi. It was actually first a sincere idea to help my unemployed but highly skilled deaf sister to have a working opportunity despite of her hearing and speaking disability. Kaya naman karamihan sa kanilang mga cleaner ngayon ay mga deaf or mute. I'm just the medium or the bridge for them to find opportunity to work, to help them find a decent job despite of their hearing and speaking disabilities. Malaking dagok noon kay Dazzle ang pagtama ng pandemya. Kinailangan niyang magbawas ng kanyang mga cleaner para mag-survive. Like downsize the company as well. We just ask them to be on call cleaners. What we do, we adjust our services and we add some services to protect the properties from viruses, from the COVID, a lot of restrictions. Then we have the people are afraid to have other people to their homes. It affects our profit. Gusto nang ihinto noon ni Dazzle ang kanyang business dahil lugi na. I got the strength from my employees who is deaf and mute, that they are fighting and surviving. So the company was also like that during the pandemic. Wag ismuli ng mga staff niyang may kapansanan. Ang bahay niyo magiging safe and homey dahil house cleaners to the rescue. Labor of love. Ganyan ilarawan ni Dazzle ang cleaning services niya dahil may personal touch daw ito. Proud siyang focus at metikuloso ang kanyang mga staff sa paglilinis at pagpapaganda ng isang bahay. We make sure that the customers are satisfied with the services. We follow through. Mula sa sala, kwarto, kusina at bathroom, pulido ang paglilinis, di ba? Maganda talaga, maganda. Kasi sabihin mo lang sa kanila yung instruction, gagawin nila. Magaling sila, magaling. Nagustuhan ko yung service nila. Tayong mga Pinoy, subok na sa diskarte. Walang krisis ang maaring magpatao basta't puno ng determinasyon at may malalim na pagmamahal sa negosyong pinili at pinangarap. Tiwala lang at push. Never give up. Kayang-kaya natin itong ipaglaban. This is the 50-gram jar. Ay,
Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.